natin at Goliver tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapakikinggan sa Radyo Uno 1530 kHz AM ka. Mapapanood sa DZME 1530 Facebook at YouTube channel at sa DZME TV sa Cable Link Channel 40. Sundan ang ating official Facebook page, i-like at i-follow ang Barkada. Well With Me, that's beauty, wellness, and dentistry combined with Dr. Maru and Dr. Edith every Thursday, 2 to 3 p.m. Pag-uusapan ang mga bagong treatment at technology sa larangan ng dentistry, beauty, and wellness. Dito sa Be Well with Dr. Maru and Dr. Edith. Be Well with Dr. Maru and Dr. Edith every Thursday, 2 to 3 p.m. Be Well with Dr. Maru and Dr. Edith. Kada na ang programang eksklusibo para sa motosiklo. Tara na sa 2 oras na kulitan, usapan at matalinong kwentuhan kasama ang mga motorcycle riders, manufacturers at dealers. Alamin ang napapanahong balita at latest trends sa mundo ng riding community para sa smooth, easy and safe ride ng ating tropa. Sasamahan kayo Nina, Sir Edwin Go, para sa kakaibang riding journey, eksklusibo sa Motosiklo. Sabado, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpila, may paninindigan. Rapido! Mas pinaagang public service, mga komentaryo at kwelang kwentuhan pa rin hatid ni Patrick Tulfo sa Rapido! Itulfo! Isang oras at kalahating walang pinipiling paglilingkod, totoong tulong sa mga nangangailangan. Ito ang Rapido! Itulfo! Si Benji Alejandro sa DZME 1530. Boses ng balita tuwing umaga. Tapok mga balitang pambansa. Parayam sa mga taong nasa likod ng balita. Benji Alejandro. Boses ng balita Lunes hanggang Biyernes. Benji Alejandro. DZME 1530. Mula sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Usapang tagumpay with Melanie Zambrano and Direct Frank Mamaril. Programang nakaka-inspire, feel good ang talakayan, kwentong success na nakaka-happy. I-push mo ang pangarap sa Usapang tagumpay tuwing Sabado, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lamang sa DZME 1530. Mula sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Boses, Tagumpay, programang tatalakay sa mga isyung napapanahon. Mga balitang dala ay pag-asa, agarang mga pag-aksyon at opinyon. Boses, Tagumpay, tampo ang mga usaping pangkabuhayan at panlipunan. Papasadahan sa programang pakikinggan ng sambayanan. Boses, Tagumpay, malayang talakayan, walang personalan sa Boses, Tagumpay, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, kasama ang Boses ng Public Service na si Mel De La Cruz, dito pa rin sa DZME 1530, ang Radyo Uno. Balitang Frame, programang sesentro sa mga usapin sa digital age, sa digitalization ng buong bansa na isinusulong ng ating gobyerno. Balitang Frame, tututok sa mga programa at sistema na magpapagaan ng pagpapalawak ng serbisyo ng gobyerno habang naghahatid ng kabuhayan at pag-asa sa sambayanang Pilipino. Balitang Frame, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, ito pa rin sa DZME 1530, ang Radyo Uno. Balitang Frame. Buhay
Lakwacha. Buhay Lakwacha. Ang programang babalanse sa isang linggo mo. Buhay Lakwacha. Gagabayan ka na ang buhay ay hindi puro trabaho at sakripisyo. Ito ay may iba pang benepisyo. Buhay Lakwacha. Tara na at samahan sina Counselor Arnold Bivina. Arnold Bivina. At Miss Aida Gonzalez. Aida Gonzalez. Tuwing Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito sa DZME 1530. Ang Radyo 1. Komentaryong may tapang. Komentaryong may laman. Para sa bayan. Partners. Punto Diretso. Partners. Punto Diretso. Pagtalakay sa mga usaping napapanahon. Partners. Punto Diretso. Partners. Punto Diretso. Subaybayan ang talakayan ni na George Bandola at Willie Delgado. Partners. Punto Diretso. Partners. Punto Diretso. Kasama si na George Bandola at Willie Delgado. Dito pa rin sa DZME 1530. Una sa kanan ang Impilang may paninindigan. Partners. Punto Diretso. Partners. Punto Diretso. Ang mag-partner sa kaliwa, nasa kanan na. Partners. Punto Diretso. Partners. Punto Diretso. Sa Radyo 1. Really? Hanap mo ba'y usapang chill? Tambayang relax? Dito lang yan sa... Yeah! Usaping may case sa kabataan, ating pag-usapan. Boses ng kabataan, ating pakinggan. Dahil dito, Youth Matters. Yeah! Samahan ang Chillax Mercada kasama sina... Juana! Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, mapakikinggan sa Radyo 1, 1530 kHz AM ka. Mapapanood sa DZME 1530 Facebook at YouTube channel at sa DZME TV sa Cable Link Channel 40. Sundan ang ating official Facebook page, i-like at i-follow ang... Mercada! Well With Me, that's beauty, wellness, and dentistry combined with Dr. Maru and Dr. Edith every Thursday, 2 to 3 p.m. Pag-uusapan ang mga bagong treatment at technology sa larangan ng dentistry, beauty, and wellness. Dito sa Be Well with Dr. Maru and Dr. Edith. Be Well with Dr. Maru and Dr. Edith every Thursday, 2 to 3 p.m. Be Well with Dr. Maru and Dr. Edith. Usapang tagumpay. Usapang tagumpay. With Melanie Zambrano. Melanie Zambrano. And Direct Frank Mamaril. Frank Mamaril. Programang nakaka-inspire. Feel good ang talakayan. Kwentong success na nakaka-happy. I-push mo ang pangarap sa Usapang Tagumpay. Usapang Tagumpay. Tuwing Sabado, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa DZME 1530. Muna sa kanan, ang hibilang may paninindigan. Boses na Lumbayan. Programang tatalakay sa mga isyong napapanahon. Mga balitang dala ay pag-asa, agarang mga pag-aksyon at opinyon. Boses na Lumbayan. Boses na Lumbayan. Tampo ang mga usaping pangkabuhayan at panlipunan. Pasadahan sa programang pakikinggan ng sambayanan. Boses na Lumbayan. Malayang talakayan. Walang personalas sa Boses na Lumbayan. Tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Kasama ang Boses ng Public Service na si Mel de la Cruz. Dito pa rin sa DZME 1530, ang Radyo 1. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Music.
Sabado, 7 to 8 p.m. Pakinggan si Dr. Eric Cruz sa programang Buhay Vlogger. Buhay Vlogger. Alamin ang kanilang struggles, challenges, and discipline of different influencers. Buhay Vlogger. Paano ba maging influencer? Know their contents, their strategies, their talents, and formulas for success. Buhay Vlogger. Lahat ng yan, sasagutin ni Dr. Eric Cruz. Ang bago ninyong kagigiliwan tuwing Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Buhay Vlogger. Dito lamang sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang bahay. Paglilitigan. Your host, Dr. Eric Cruz. Yan! Isang magandang lalaki na naman po ako ngayong gabi dito po sa Buhay Vlogger Teleradio Show. And today is March 16. Alam niyo po, kalalipas pa lang ng ating birthday celebration last March 12. Ayan. Yung nagtatanong ho ng age, please, i-research niyo na lang po. Ayan. So ngayong gabi po ay ibinabalik namin yung tinatawag nating due to insistent public demand, ibabalik po namin yung magician last week. Kasi ang dami nagre-request sana sa amin na kung pwede ibalik siya para mabigyan pa tayo ng isang magandang show ng kanyang mga magic. And later on, he will be here. But today is also a celebration of life. Dahil sabi ko nga, birthday ko last March 12. And I would like to thank all the guests who surprised me. And initially, yung mga nag-ayos, nag-prepare ng party ko po, maraming salamat kay Doc Elang, aking anak, and also the Mish Divas Love for helping me prepare. And I was surprised, ang dami rin bumisita sa Supreme Studio Thursday. Ano ba yan? Ayan, so nakakalimutan ako ng araw yun. Ngayon, ganun pa man, today is also a day that we're gonna be guesting beauties na galing po sa Photo Love Photography, yan, studio. Sila po ay mag-announce sa inyo ng isang activity, a photoshoot activity that will be held in wildlife this April 28. Ayan, abangan nyo po sila mamaya at ating kakapanayim, kakausapin po natin sila para malaman natin ano ba tong project nilang ito. Okay? And alam nyo po, ang isang bagay na pinasasalamat ko po as always is when it's your birthday, there is nothing more than, you know, a better health. Yun lang po ang talagang idinadasal ko sa sarili ko, that habang tumatanda at habang nagkakaedad, it's always like money comes second. First, ang talagang alagaan natin po is always our health. Yan. Iba pa rin siyempre yun na nararamdaman mo that you have to really be healthy. Ay, alagaan natin sarili natin with exercise. Alagaan din natin sarili natin with a good lifestyle eating habits. Sabi nga nila, what you eat is what you become. Yan. Okay. Now, syempre, para magkaroon ng energy, electrifying energy, let's all welcome our own Buhay Vlogger Diva. Let's all welcome Miss Diva Ashley Love.
palakpak naman dyan. Uy! Grabe. That was a very electrifying performance by Miss Diva Ashley Love. Palakpakan pa level na. Bigyan natin ng isang obligasyon! Yan. Dito po sa Buhay Vlogger, pag sinabi namin obligasyon, ito po yung palakpak. Ayan. At the same time, syempre, palaging hindi kumpleto ang Buhay Vlogger without this roses among the thorn. Payaan nating magsalita ang ating dalawa pang beauties dito. Let's all welcome Miss Ray Ocampo. Viewers at mga tagapagmahal na mga viewers mula sa buong bansa at buong mundo. Ayan. Hello, hello sa aking mga family. Hello kay Mami Sally, kay Ate Rochelle, Ate Rose, Ate Jovi. At marami pa pong iba. Siyempre gusto kong batiin ating mga viewers. Hello din kay Tita Cecil Aurigan na talaga namang sumusubaybay every Saturday. At siyempre, hello din po kay Sir Romel. Sabi niya pa, shout out po, Buhay Vlogger. Sana maka-attend ako sa photoshoot sa April 28. Yan, marami salamat po. At siyempre, hindi ko makakalimutan ang aking mga mahal sa buhay. Hello, Ray Nation! Ayan, and another beauty on the house, Miss Trisha May Calavita, our Teen Miss International 2023. Hindi pa ako tapos. Excited? Excited, Doc. Malagang madali pa ako. May pupuntahan po ako. Ay, ako. Hindi, joke lang. Ayan, good evening everyone. Luzon, Visayas, and Mindanao. I'm here today again and again and again. Ayan, welcome na welcome po kayong manood dito sa aming show sa Buhay Vlogger. And hello ating viewers all over the world, ang ating mga OFW, si Mama Marilo Calavita, unang-una dyan. Hello, Mama. I miss you. And of course, yung papa ko, Alan Calavita, and ang aking kapatid, Kurt Alan Calavita. And ang ating mga viewers, Manuel Talua, Aran, Odong, Mario Pasamonte, Sir Mi Amor, hello po. And Sir Mario, hello po. Ayan, tagal na natin hindi nakakakain sa Mi Amor Chicken. Ah. Yes nga, okay. Mi Amor, kamusta na? And also to Sir Mario, ayan. And now, ladies and gentlemen, ang napapansin namin, itong tatlo na to ay nagagandahan palagi sa kada Sabado na dadating. Ngayon, pabatiin natin yung nag-opening numbers natin. Let's all give a big round of applause to Miss Diva Ashley Love. Alright! Yan isang magandang-magandang gabi po sa inyong lahat from Luzon, Visayas, and Mindanao, and all over the world. I'm your Diva Ashley Love from TikTok, and I'm greeting you all. Good night. Good night in the Philippines. Good day, good day. Kasi sa buong mundo kasi good, walang in good time night. Zone, di natin masasaw. Yeah. Good day lang tayo. Good night na agad, Doc. And binabati ko ang aking mother dyan, Mama Carlota Pagalingka. Papa Chris, and ingat sa work. Ang aking mga kapatid, Miaka, Chris Hanto, and Christian. Ang aking mga cute na pamangkin, Tasha, Biel, and Ace. At ang kanilang mama, si Abby. And also, binabati ko ang aking family sa TikTok. Ayan, let's greet them one by one. Ang dami yan, ha? Oh. Yeah, I'm gonna greet my son in TikTok, Bulkan. Oh, and then, Kuya AJ, Sasan, Saysay, Assassin, Tony, Easy, Tamer, DJ, Yayamanin 2, at saka Gordon, and Ati, si Superman pa pala. Superman and also ang aking Queen Liza. And Ate 20, hello everyone! Wow, ang daming followers ni Miss Diva Ashley Love. Hello, ako doon. Bakit? Kasi napansin ko, tinamod ako, 20,000 viewers na tayo agad. Kakasimula pa lang natin. Grabe naman. Mali, hindi 20,000, 20 million viewers. Ayan, paalala din po sa lahat ng aming mga viewers, please take care of your health. Ang dami-daming may sipon, yes. Ubo, at kasama na rin kami doon. Pero just take a daily dose of vitamin C. Ayan. Yes. And ang sun ba is what vitamin? Vitamin D. No, vitamin A yan. Kasi araw. Ayan, of course. Matalino. Matalino. Okay, ang gusto ko lang i-announce, ladies and gentlemen, Mia Savet, we are developing a brand, and this brand is called Supervet. Yes. Ayan, pakita natin yun. Ah. Supervet is a kind of brand that we're developing to help, protect, treat, increase the social significance of our pets. Ayan. Importante kasi na meron nangangalaga sa ating mga kahayupan, lalong-lalo na sa mga helpless na aso't pusa. Ayan. Yes. Yung Supervet po, abangan nyo po yan dahil
napakalaki ng plano po ng Superbet para makatulong, para mag-save, mag-rescue ng mga aso't pusa na ibibigay din namin sa inyo ang update sooner or later. And syempre, wala namang iba kung sino yung Superbet, kundi none other than Doc Eric Cruz! I would like to thank my brand consultant, Direct Sketch Castillo, and at the same time, our trade agency, the AMRP, Ana, salamat po. And of course, our liaison, Adore. Salamat sa lahat ng tulong. Now, ladies and gentlemen, aside from that, we're gonna be announcing that we are pulling back, magicin po namin, ang last week's co-host natin and a magician, di ba? Yes. Kaya nga, it's a magical night ulit dito sa Buhay Vlogger after this commercial! Yes! Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Doc Eric Cruz, ang veterinaryo at owner ng Man's Best Friend Veterinary Clinic. Ang mga pig ko eh. Pero ang ginawa ko, binartulin ako yung sarili ko. Buhay Vlogger! Naranasan ko yung ano, siyempre naging kasambahay ako. Naranasan ko yung pinalo ako ng sandok ng amo ko. Start now. It's never too late. And like, with any medium you want, you can always change. Pero ang ginawa ko, binartulin ako yung sarili ko. Buhay Vlogger! Naranasan ko yung ano, siyempre naging kasambahay ako. Naranasan ko yung pinalo ako ng sandok ng amo ko. Start now. It's never too late. And like, with any medium you want, you can always change. Sabado, 7 to 8 p.m. Pakinggan si Dr. Eric Cruz sa programang Buhay Vlogger. Buhay Vlogger. Alamin ang kanilang struggles, challenges, and discipline of different influencers. Buhay Vlogger. Paano ba maging influencer? Know their contents, their strategies, their talents, and formulas for success. Buhay Vlogger. Lahat ng yan sasagutin ni Dr. Eric Cruz.
bago ninyong kagigiliwan tuwing Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Buhay Vlog! Dito lamang sa DZME 1530, una sa kanan, ang Himpilang Bahay Paglinitigan. Whoa! We are Full House! Full House na Full House tayo ngayon dito sa Buhay Vlogger. Ay, grabe. Ang saya-saya natin ngayong gabi dahil punong-puno tayo ng magaganda, guwapo, at the same time, ng isang napakagwapong magician. Yes. Pabatiin muna natin ang ating last week guest, none other than the magician illusionist, Miss Herman. Ah, Miss Mr. Herman Aquino. Yeah. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Again, maraming salamat po sa pag-invite ulit sa akin dito, Doc. Yes, of course. Miss Ray. And lapit ng konti tayo. Malayo bang masyado? Yeah. Ayan. Okay, Miss Ray and Miss Ashley, and of course, welcome. Sino ba si Miss... Wala na pong Miss. Tricia. Ala, tatambo na po. Nakakalimutan na. And of course, hindi naman pupunta dito yan ang walang baong magic yan. Di ba? Yun! Yes! Of course, syempre. Sir Herman, Sir Herman. Ang dami, ang dami. Na-miss nyo ba kami, especially me? Nag-isip. Ang totoo niyan, oo na lang. Oo naman. Ay, mamaya nga, meron akong magic para sa inyo. Yan yung lahat. Sige. Okay. And of course, pakita natin yung poster ng ating organizer. Yan. Pakita po natin ang poster ng ating organizer. Kaya tayo napakaraming models, beauties, and at the same time, guwapong mga organizer. Yun. Pakita muna natin. The organizer of Quintessential. I was asking, Quintessential. Mamaya alamin natin, ano? Ano ba yung Quintessential? Ngayon lang to eh, something new to me. Pero, first of all, introduce muna natin the organizer, Mr. Onel RD. Bati muna, Onel. Pakibigay yung mic kay Mr. Onel. Ayun, binabati ko po ang Team Photo Lab Studio na nakasubaybay sa atin, nanonood lang sila. Yun lang muna. Salamat. Napakatipid naman. Wala ka bang gustong batiin, Onel? Ayan nga, binabati ko po ang nasa NCRPO ngayon, ang aking asawa, mag-iingat ka. Yay! Ang aking family sa Flora, Bayaw, and then sa Gonzaga, Cagayan. Yun lang ba. Okay, wag ho kayo mabibigla, hindi ho si Alden Richards yung isang nasa kanan namin. Batiin po ba, papabatiin naman natin si Rog. Hello po, siyempre binabati ko lahat ng nanonood ngayon at mga... sumasabay-bay sa Boy Vlogger, ganun din po sa Photolab Studio. Sa admin namin pala si Ella Villagracia and Nico Alarcon yun. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. May tinatanong si Miss Diva Ashley Love. Ano yung tanong mo kanina? Yung title, Doc. Anong ibig sabihin nung title nila na Queen Essential? Anong Essential? Quintessential. Ayan na nga. Ang ibig sabihin ng Quintessential ay perfect capture. Ayan, kung ang ginawa natin to para makuha ang ating mga model at ang ating mga photographer ng mga magagandang kuha galing sa mga magagandang model. Wow. Kasama natin. Sabay tingin kay ano, Ray, oh. Kung hindi mo po naitatanong, kasama din si Ray sa ating model. Ava. Yay! Yes! Si Tricia ba kasama? Ba't si Ray lang minention mo? This minention niya si Ray. si Tricia. Palagi na iiwan. Kawawa naman! Tatampo na po ako. Yan, okay. So what's new and what's different dito sa photography activity nyo na to compared to the rest? Ang masabi ko lang, ang different ngayon. Kasi usually kasi yung mga open photoshoot natin, nag-shoot lang sila na para magkaroon lang ng portfolio. This time around, mag-shoot tayo at pipili tayo ng top 3 na photographers, then top 3 na models. Aside from that, tutulong tayo sa mga bata, sa mga kids, kasamang ating Save the Kids Foundation.
So ano yun, sir, kapag nakapili po kayo ng tatlong photographers and tatlong models, ano pong mangyayari po sa kanila? Bibigyan natin ng certificate, syempre, yung award sila. Galingan nyo, mga mahal. Yan, okay. And syempre, pakita natin yung sa isang studio natin ang mga special guests, ang kanilang mga some of their participating models. Yan. Yan. Palakpakan natin. Nasaan sila? Yan. Ayun. Pwede bang sila lang muna? Sila lang muna, yan. Kakausapin lang natin sila sa audio para kitang-kita. Doc, ayan, lahat po sila, doc models po yan. Kasama yung bakit sa gitna. Bakit may nasa gitna? Bumodel din. Hindi, kaya nandyan si ano, John Gregory Martinez. Yan. Kasi, yeah, we would like to congratulate him for a very successful Gotham Photoshoot 5. Wow. Yan. Palakpakan naman natin yan. Napakahusay na organizer yan, attended by more than at least more or less 400 participating photographers and models. Ganun karami. Ibang klase mag-organize yan. Oo. May mic ba sila? Ayan. Para makausap muna natin si Jan. Buti daw hindi po mapayat si, ano, si Jan. Hindi, payat nga siya ngayon, no, pag nasa gitna. Hi, Jan. Kamusta? Okay lang po, Doc. Yan. Lakas natin ng konti yung audio. And then, we would like to extend our congratulations in behalf of the Buhay Vlogger. Alam ko, panglima mo na yan, Gotham 5 na yan. Ano ang nangyari at ibalita mo sa amin? Ano ba yung nangyari dito sa Gotham 5? Summary. Ang nangyari naman po, successful naman po yung event namin. Parang ang bait niya magsalita. Hindi, kasi to, may katabi siyang apat na magaganda. Ang ka-collaboration ko dun sa event na yun is PSG, Photography Sharing Group, led by RSU Arman Mondoy. Siya po yung partner ko, tsaka yung mga ibang sponsors para mabuo yung Queens of Gotham 5 na nasa 400 plus po yung participants, plus na yung parents, yung mga PA, yung mga tumulong po. Pero napaka-successful po nung event, tsaka sa sobrang successful po, 2 weeks ko naramdaman yung ano eh, yung echo nung event eh. Ah, galing! So, is there anything like Gotham 6 na dadating? Honestly, parang ayoko muna po magpa-event kasi sobrang stress po. Pero dahil may event po yung tropa ko na si Onel, gusto ko po tumulong ng todo kasi gusto ko din bumawi sa kanya dahil kapag may event ako, lagi siya nandyan para sa akin. Wow! Napakabait naman! Oh, sweet! Yan ang tulungan. Dapat talaga sa photography world, iisa lang tayo, magkaintindihan, at suporta sa bawat isa. Saka isa lang naman yung goal nila talaga sa ngayon. Yes. Ibibigay ko yung mic sa organizer ng Quintessential Photography Group sa PhotoLab Photography at para i-introduce at pabatiin na rin natin sila. Yan. Sino mag-i-introduce sa kanila? Oh, si Rog. Go. Ayan. Ayan, so gusto ko lang introduce yung mga kasama namin, no? Yung mga model namin dyan. I-close up natin yan, yung kanila lang. Yan. Si Erica, siya po yung naka-pink, yan. Yung nakai, and the Ashley. Si Nana, sabi niya. Siyempre, si Rain. Si Rain. And Crystalline. Crystalline. So sila po yung apat na nakikita nyo na nagsigandahan po dyan. Ayan. And at this time, syempre, ang gusto ko mag-interview sa kanila, yung fellow models nila, yung mga co-host ko ng mga models din. Kayo mag-interview sa kanila. Pakilala mo na sila yung Ayan. Yes. Pwede po bang magpakilala po muna ating mga naggagandahang models for tonight? Yes. And kung meron din po kayong gustong bataan, Ano ba naman yan? Kung meron din po kayong gustong batiin, feel free na bumate. Okay. Sino una? Okay, start tayo from the right. Yes? Ayan, yung may hawak na ng ayan. Hi, good evening. I am Alberta Erica Arcal-Solivar. I am 18 years old and I am from ADR Models po. And tonight, binabati ko po yung family ko dyan, friends and organizers po. Binabati ko rin po yung manager ko, handler ko, and
ayun, kung sino yung mga importanteng tao sa buhay ko, yan. Yan, thank you. Next! Next! Good evening po sa ating lahat. My name is Ashley Riana, doctor. 17 years of age. Binabati ko po yung mga viewers na nanonood. May family, of course. May friends, may classmates. And gusto ko na rin po magpasalamat kay Sir Ronel and kay Sir Rog for having me here po. And syempre, sa event na rin po to, sa mga people behind this event. Thank you po. Wow! O yan, si Gardo Versosa yung susunod. Wow! Tapos na siya doon. Parang ang timi-timi niya dyan sa gitna. Ang bait-bait niya tingnan. Parang ano, okay. Parang ayaw gumalaw. The next lady beside, ano, Troy. Hi! Hello! Good evening! This is me, Drea Rain. And first of all, I want to thank my mom and families for having me. Kaya nandito sila. Nandito ako dahil sa kanila. And thank you po sa I shout out na rin po sa Humble and especially po sa mga family ko diyan, tropa ko diyan. And Lorinel Agawin, Derwin Lipado, Rose Andy Guzman, Laura Ferry Tutu, G3A Butiki. Yun lang po. Wow, ang sweet. Ayan. And the last lady beside you. Hi po. So, the Photo Love Studio would like to, wow. I would like to greet the ADR Bodas and Artist Management, EBQ Music Productions, and of course, my family, mom, ate, and dad, my management, Rain Models Manila, to my Hunter Daddy Art, to my team, TM, happy birthday po, and for my hair care, ZCS Cosmetics and Product Company, and my face and body care, Legacy Aesthetic Clinic, and that's all. Thank you. Wow. Ang dami. I like how she delivered the lines, yes. Ano? Pambihira. Parang pwede siya maging host. Pwede palang bumati ng mga sponsors dito. Oo naman. I would like to thank my sponsor, wow. Adidas. Wow. Adidas ni Aling Becca sa kanto. Adidas Barbecue. Ay, tusok pala. Ayan, tusok. Anyway, ang gusto ko magtanong sa mga models, Herman, bibigyan kita ng pagkakataon. Ano ba ang gusto mo ma-discover at malaman sa mga gagandang models nito? Kasama yung mga co-host natin dito. Ano ba? Kasi tatulala ako sa mga sabihin. Tumara na blackout ako. No? Pero ang gusto ko tanong sa kanila is ano ba yung after this? Ano ba talaga yung goal nila after sa mga events na kinuputan nila ngayon? Yeah. So ano daw? Visions nila. Ano din yes. Goal, vision nyo, being a model? Yan. Sinong sasagot? Anybody can answer. Gusto ko dok sumagot yung ano. Exempted si Troy, ha? Yung last na nagpakilala to. Ayan, start okay. Na lang ulit tayo sa right. Ayan, so, hi, hot seat. Ayan, so, yung teka, sandali ko. Lang. Oh, hold on. Ayan. Palagay ko talaga, may epidemic ngayon, ano? Yung epidemic ni yes. Trisha May Calavita. Dok, nadamay na naman ako. I'm sorry. Please continue. I'm just kidding. Okay, go. Ayun. So, my goal as a model po since I've started 19 years old. Mm-hmm. So, I'd like to continue as a hobby and as my passion. And siguro, since at my age, 24 na ako, and like to settle a family in the future, I'd like to, you know, pass this passion as well in my kids. Yung mga ganong future na nalang. Uy, ang aga! Family na kagad. Family na agad. 24 family na. Kasi, ewan ko nga ba? Talaga. Advance na siya mag-isip doon. Yung katabi naman niya, si Dre, Rain. Ang akin lang po is, ang goal ko lang naman is, more na kung anong ibibigay sa akin ni Lord, and kung syempre, kung fit ba sa akin yung gusto ko and
kung ano yung meron ako ngayon and happy na ako doon. Yun, okay. You know what? One thing with Buhay Vlogger, we don't have any script here. Kaya sabi nga nila, pag tinanong ka dito, it's just like being in a question and answer in a beauty pageant. Yes. Yeah, so you have to really think, answer fast, and always look forward kung ano kaya itatanong ni Doc Eric at mga host niya. Yan. Oh, pero ang susunod nating sasagot, si what's Troy. Your vision? Hindi na si Troy. Pinapakaba ko lang si Troy daw. Ayan, okay. Ayan. Ano, ayan, your go. Plans and goals in the future? As a model, sa totoo po, I have so many plans and goals as a model. And since koko 1 year ko lang po, kasi parang 2022 po ako nag-start nung modeling. So I think that I still have to learn the process in modeling. Yung mga place, like kung paano siya nagpa-function. And for me, I think that hindi pa enough yung knowledge ko about sa field na to. That's why I want to continue it. And of course, syempre wala naman pong masamang mangarap. Since dream ko po talaga is maging runway model. Wow. Pangarap ko rin po syempre yung makapag-model ng mga high-end brands, di ba? Yung makapunta sa mga Paris Fashion Week. So, that's the thing that I really want to happen. And congratulations. And your talk with this is representing the province of Yan. Okay, and can we have the answer of the last lady? Actually po, ay! 100 pesos! We forgot! Here in Buhay Vlogger, anything that may narinig kaming actually, it's yes. It's a restricted word. 100 yes. pesos ang penalty doon. Yes. So, bahala na sa iyo yung manager mo. Excuse pa. Excuse mo na siya. Go! Ayan po, yung mga sinabi nila is ganun din po yung vision ko. Especially kay Nana, I know na hindi pa po ako ganun ka-aware sa field na to, which is yung modeling. But I believe na ito talaga yung passion ko kasi since 3 years old ako, ito na yung gustong-gusto kong ginagawa na rumarampa na ako kung sa loob ng bahay namin, sa labas ng bahay namin. And nung maliit ako, parang may iniwang word sa akin yung lolo ko. Hindi actually yun. May iniwan siyang word sa akin na pag laki ko raw po, sumali daw po ako ng Miss Universe. And then, rerentahan niya daw po yung buong San Pedro, Laguna para tagapalakpak sa akin. Uy! Ang yaman! So, alam mo naman, Doc, di ba, in the future, maging talagang ano siya. Contestant siya. Yes. Oh, aabangan natin yan. Yes, ang sweet naman. Po yung naging pinangkakapitan ko po ngayon. Kaya tuloy-tuloy po ako sa modeling. And ayun nga po. Wow, that's see, nice. The best part of being a model, it's a stepping stone yes, towards yes, many doors yes, of opportunity. Yes. Kumbaga, pag naging model ka, pwede kang maging singer, dancer, artist, mm-mm, pwede kang actress, di ba? Ang dami na lang. Ang importante, model. Yes, and importante dito is to develop their confidence. Yes. Kasi this is a good stepping stone. At saka, Doc, syempre, kapag may pangarap ka talaga sa buhay, you will gonna do everything to make it come true. Yes, of course, that's like right. This ladies, sabi nga nila, the magic word about achieving something is the word ACT. ACT? What's ACT though? Ayan, sinasabi ko, act. Gawa. Kailangan gumalaw. Mahirap yes, puro pangarap lang. Kailangan gumalaw tayo, even if you will madapa fail. Or fail. It's not how much you fall down. It's always how many times you will stand each time you will fall. Yeah. Okay. Sa mga pagkakamali natin, dyan tayo natututo. Pero ang napansin ko lang sa kanila, parang bago pa lang sila as a model. So for my question po. Ay, teka, i-ano natin. Kasi time-wise, maalangan tayo. Okay. What's your question muna? Sige, tingin natin if you can. As a model, ano yung nakapagpabago sa inyo if meron na sa buhay nyo? Okay, only one can answer that one. Anybody? Si Troy. Mabigat yung question ni Ray. Paki-Tagalog nga.
as a model, as bilang isang modelo, ano yung nakapagpabago sa buhay nyo? Ayan. Isa lang sasagot niyan. I think po akin, sabi niyo nga po, baguhan pa lang po kami. Pero since nung high school po kasi ako, gustong-gusto ko na nga po kasi talaga yung modeling, yung pageantry. So, alam ko na expensive siya and alam ko rin po na hindi ako bibigyan ng parents ko para sa ganun. So, ang ginagawa ko is mag-DIY ako. And I think dahil sa modeling, natuto ko maging creativity. Natuto ko maging creative. Natuto din akong dumiskarte sa kung anong gusto ko. And naniniwala din naman po kasi ako na if you do your best, God will the rest. Yun po. Wow. Very good answer. Okay, let's go back to the organizers kasi ito talaga yung pinakamaimportante. These people are really organizing what do you call it? Quintessential. Quintessential photo shoot. Oo. Pero ang gusto ko malaman kay Onela at kay Rog is why are they doing this? Kasi they are fulfilled people now with their individual profession. Ang ganda ng photography studio nila. They've been doing well. Sabi nga sa akin ni one artist, gusto niya na mag-resign sa regular job niya and focus on being a photographer, right? So bakit niyo ginagawa to? Si Sir Onel po. Ako muna. Aside from hindi naman kasi ako nagsimula na hobbies. Ito talaga ang passion ko. Kaya ginagawa ko to. And naisipan ko mag-create ng open photoshoot event. Pangatlo na ito siya, ginaganda na event. Pero hindi ako na 100 doon. Okay. Pangatlo na ito. Pero ang layunin natin ngayon is tumulong sa mga children. Oh, so it's also a fundraising from developing these upcoming models. Yes, yes. Ayan. Si Rog, why are you helping and organizing this photoshoot? Ayun, syempre, bilang isang nangangarap, actually, Oy! 100! Okay. Ayan, so wala po kasing salitang day off sa akin, Doc. So, nag-work ako sa BPO company, Monday to Friday. Then, Saturday, Sunday, dun ko po nilalaan yung time ko sa photography. Okay. Tapos at the same time, nagmamodel na din po, Doc. Ayun, so may mga sponsor din po ako. Kasama ko po dun si Crystalline. Ayun, siyempre gusto ko pasalamatan pala ang aking sponsor sa hair sponsor ko, ang Zigunda Salon. Ayun, maraming salamat. At yun lang, mahal ko talaga yung ginagawa ko. So, most likely, nag-invest ako para dito sa photography. So, later on, malay natin, ako na yung CEO ng sarili ko ding studio, wow. Diba? Palakpakan natin yan. So, every one of them has their own dreams, diba? May mga pangarap, may mga vision sila na kanya-kanya. And that's how you have to live life. Hindi ka dapat mawawalan ng vision to move forward. And always inspire yourself that it would be better not just to help yourself, but if you can extend your help to the rest of the ones, people surrounding you na makatulong kayo, di ba, along the way. Sabi nga ng lolo ko, habang naglalakad ka sa daan ng buhay, pulutin mo yung magaganda at iwan mo yung mga pangit. Yes. Kasama kayo sa mga pangit. Ayan. I definitely agree, Doc, and since nabanggit naman na po yung mga goals and plans niyo sa future, gusto ko naman pong itanong kung bakit po kayong nagsimula sa industry na to. Pero bago yan, babatiin muna natin ang ating mga viewers. Unang-una si Zeus Velasco, si Vivian Bu and Cornel. Ayan. And syempre si Raymundo Esteban. Sabi niya, God bless po, buhay vlogger. Shout out po, Dr. Eric Cruz. Yeah. Thank you very much. Ano yung tanong mo? Isa lang sasagot niyan. Sino? Ayan. Maminig ako sino sasagot. Sino po ba last na sumagot? Ayan, ako na lang. Ayan, si Sir Anel na lang po. Naman yung tanong mo kanina. pwede ko ba yung sagutin ng why not? Ganto kasi yan. Hindi kami nagsimula dito ng may dahilan. Ginagawa namin to dahil passion namin to. Though, yung skill namin is sa editing, lahat-lahat din. Na-inlove lang kami sa photography dahil sa mga kuha. Ayan.
And may, Doc, may tanong ako. Yes, what? Yung sa pagpo-photography ba, humihina din ba yan? Or talagang patuloy sila na lumalakas? In what sense? Sa business? Yes, sa business. Okay. Anybody can answer that. Rog, ikaw naman. Humihina bang photography business? Well, sa akin, Doc, pwede ko yung sagutin na it depends. Kasi pwede natin, depende po yan sa client eh. Kumbaga, connection. So, kung marami kang connection, kilala yung pangalan mo. Okay. Pero before that, syempre, kailangan mo muna mag-grind, ipakita yung skills na tinatawag natin. So, madiskarte ka dapat pagdating sa ganyan. So, may mga times naman siguro na humihina siya, pero kapag wise ka talaga mag-isip, gagawa at gagawa ka ng paraan para mas lalong lumakas. Yan. Okay. Ang sabi nga nila, huwag kang stagnant. Just be always one step higher, increase your motivation. Hindi ka talaga pwedeng tumigil lang dun, you know? At saka, just like any business, kailangan talaga you have to be creative. Sa being photographers, ano, alam natin that you always have to increase your creativity para doon lumawak yung knowledge base mo. Okay, and we would like to give this chance doon to invite lahat sa kabilang panel na studio natin. Sila naman na i-focus natin. And we would like to give you a chance na to invite them for your photo shoot. And at the same time, for Troy, John, if you have any announcement, you could do so. Kasi after this, we're gonna be going to a commercial and pasisikatin ng ating bisita ang ating Buhay Vlogger Show dahil sa kanyang magical illusions. Okay. Yan. Any invite nyo naman sila. Go. Ayun guys, we would like to invite you next month sa open shoot na to. Paki-pronounce yung ano. Troy. Huwag kayong kinakabahan si Troy to. Hindi ko ma-pronounce. Parang bago ka lang sa Boy Vlogger. Palagi ka na nag-guess, kinakabahan pa rin. Okay, Troy, go. Paki-pronounce lang, anong tawag sa photography ano activity na to? Quintessential. Very good. Okay, go. So, ayun guys, we would like to invite you sa event na to. Para po sa mga joiner models na gusto sumali, pwede po ako mag-sponsor ng mga costumes kung gusto nyo lang. Tapos para sa mga photographers na pupunta, I would sponsor 2K worth of food or snacks para sa event na to. Para makatuloy lang din po. Buhay talaga. Buhay naman ni Troy. Sa buhay vlogger din na mag-donate ka. Mamaya raw, mamaya. Okay, girls, invite them. Alright, so sa mga photographers na nakakilala sa aming apat, we would like you to invite na mag-join dito sa open shoot na to. So this is the chance para makater namin kayo. At least makuhanan nyo kami. Ayan, so ayan lang. Okay. I would like to invite all models and photographers to Quintessential this coming next month and sumali na kayo and malay nyo, may magpataas ng engage sa FB nyo or kaya sa page nyo. Wow. Alright, next. Tulad nyo na sinabi nila, ini-invite ko rin all photographers and model to this open shoot program that we will be held next month. Yan, next. And lastly, gusto ko rin talagang i-invite yung mga friends ko na models and yung mga friends ko na gustong mag-model. And I know na this event will boost your confidence din. And this event nga po, hindi lang para sa passion natin, bagkus makakatulong rin tayo. Po. Lalim, bagkus. Wow, bihira ko na marinig yung word na bagkus. Okay. May tanong ako kay Sir Unel at kay Rog. Ano ba yan? Kapag halimbawa may nag-photoshoot sa inyo po dun sa Quintessential. May payment po ba yan para sa mga model or photographers? Yes po, may registration po tayo. Dito po natin kukunin yung mga gagamitin natin sa foundation natin. Pwede nyo pong sabihin sa atin lahat? Yes po, viewers. Sa mga model po, ang registration fee po ninyo is 1,000. Kasama na po yun dun yung food, makeup, then
paggamit ng mga ano wardrobes ng ating mga sikat na designers. Ayan po. And then sa mga photographers naman po, 600 po ang ating registration fee. Ah, mag-photographer na lang ako. Pwede, pwede. Okay, last, I would like to invite these two organizers to invite all our viewers and potential photographers and models to join them. Ayun, so guys, napakasulit na ito. So marami po kayong makikita doon na actually may mga... Jolly! Meron na tayong pang ano, Jollibee! Mga dalawa ako ah. May mga actress din po doon na bibisita. So guest din po namin sila. Wala lang po sila ngayon kasi may mga appointment. Tapos marami din dito na featured. Parang 15 po ata na featured model actually ay yung nandito. Pero apat lang yung dinala namin. So kasama na din po si Trisha and Dre. So anim lang po sila na nandito ngayon. So mayroon pang mga ilan sa featured models. Tapos marami din na photographers na yung nag-register. Wala naman tong ano to, Sir Onel, no? May maximum limit ba yung mga joiners? Wala naman. All right. Sulit po to, sulit na sulit. Saan ba 'yan? Ito sa ano, Fishing Village Wildlife QC, ano. Sikat na yan sa mga photographer and models. Okay. Then ano, pwedeng bumati na sa. Babatiin lang natin ng ating admin na nanonood ngayon, si Ella. Hi Ella. Hello po, Miss Ella. Hi Ella. Yan. Okay. So, ano pa ba? May ihahabol pa ba, Ray? Ako, gusto kong batiin kayo na umaten dito sa gaganapin na event nila Sir Onel at Sir Roach dahil nandiyan at makikita nyo po si Ray Ocampo. Yes! Yes! Sino yun? Sino? Sino yun? Sino yun? Kaya sikat na artista yun. Yes! Magaling sumayaw, magaling kumanta. All around yan. Talented yan. Yes. Ang galing, galing. Oh. And syempre, hindi lang si Ray Ocampo. Nandiyan din si Miss Trisha May Calavita. Sino yun? Ano, napakaganda na model yan. Asan ang tubo? Ma-search ka ako sila yung mga yun. Okay. And ini-invite ko kayo kasi sa narinig nyo naman sa mga answers nila, it's important to build a rapport with the people na a-attend doon. So, ano, report? Rapport. So, chance nyo na rin yun na makabuild ng relationships. Yan. Kailan yan? Kailan yan, Trisha? Sa April 28. Alright. Alright, ayan. Talaga nakakahawa na talaga ngayon. Epidemia na. Alright, ladies and gentlemen, on behalf of Buhay Vlogger, I'd like to wish the organizers, Rog and Onel, the best of luck para iniimbitahin, gagarantsyahan ho ng Buhay Vlogger na ang mga attend dito ay talaga magkakaroon ng napakagandang portfolio at the same time with their cast of their featured models na napakagaganda rin. So, be there. April 28th, Fishing Village Wildlife. Nandun po rin kami. At the same time, baka sakali bago sila ulit i-guest ulit natin sila. Okay, yes! Malayo pa naman. Okay, thank you very much. At maghahanap buhay muna ang Buhay Vlogger. At pagbalik namin, papakita namin ang ating magician illusions. Yes! Inhale ulit. Can you repeat that? Oh, wow! Nga pala! Kamusta? Bukan mga bas, walang pugil. Maganda heavy drama ang mga pig ko eh. Pero ang ginawa ko, binartolina ko yung sarili ko. Buhay Vlogger! Naranasan ko yung ano, siyempre naging kasambahay ako. Naranasan ko yung pinalo ako ng sandok ng amo ko. Start now. It's never too late. And with any medium you want, you can always change.
Alright, ayan. So, katulad ng sinabi namin kanina, we are so proud na naimbita natin itong grupo ng Quintessential organizers at ang kanilang mga models. Thank you so much for being here. But I want you to stay there to where you are seated dahil baka kailangan kayo ng ating magician illusionist na si Herman Aquino. Alam niyo po, Herman, just a quick question. Yes. We were surprised that so many feedbacks na dumating sa amin, kakaiba ka raw na magician dahil ewan ko ba ang tawag dito, napakabilis ng kamay, true, very swift ang galaw mo. Tapos hindi sila makapaniwala na hindi ka magician. Akala nila si, hawig mo kasi si Alden. Yes! Alden na, Alden. Ngayon ang hinahanap namin yung partner. Pero the reason why I invited him, kasi I myself would guarantee you, and lalo-lalo na si Ray, katabi niya, apat na mata ang tumitingin. Yes. Hindi pa rin mahuli-huli ang secret and mystery of his magic. And even our technician, Doc. Yeah. Yes. So what makes you special and different from the rest of the magicians? Siguro, ganito yan eh. Yeah, actually. Hindi na naman ako. As a matter of fact, pinag-isipan ko talaga yan. Isang linggo. Okay. Alright. Well, as a matter of fact, ganito kasi yan, baby pa lang kasi ko, nag-magic. Wow. Ano yung unang magic ng pagka-baby mo? Yan ang papakita ko sa inyo ngayon. No? So, mga 6 months. Nag-magic ka na? Nag-magic ako. At alam mo kung ano yung props na ginamit ko, kung ano yung nagamit ano, ko. Ano? Ito siguro hindi familiar itong mga ganda kasama ko yan, dito eh. Ano? Pusod yan, ano pusod. Yan? Ay, alam niyo ba ito? Ito? Pin. Pardip. Ay, tamo yung ilong ni Ray. Pwede i-close up lang yung ilong ni Ray. Ngayon wala napansin? Pwedeng tanggalin. Ayan, yan. Close up mo lang si Ray. Kasi close grabe, oh. pwede ba parito ng ganito yan? Ayan, paltahan. Ayan na. Okay. Now, ano yung pardible niyan? Tatlo. Ayan. Tanungin natin siya. Saan ginagamit yung pardible? Madaming gamit siya. Like sa clothing and... Yeah, clothing na lang po. Clothing, oo. Ngayon, bakit meron ng baby ng ganito? Kasi noon... Diaper. Diaper na ngayon eh. Lampin. Hindi ko alam kung alam niyo ba yung lampin. Baka may gumagat... Lampin po ba yung sa ano? Yung pag-hit na tutulog po yung baby? Hindi sa mukha. Hindi yun! Parang hinihigaan niya. Hindi! Hindi nila alam yung lampin. Wala pang pampers. Wala pang pampers noon, yun ang ginagamit mo. Ayan. Oh, tama na. Tumatanda na kayo. Umuobvious na. Ayan na. Okay, so, ito yung ginagamit ng mother ko before. Alright. At nagulat siya nung one time. Hawak-hawak ko siya. Six months. Diba? Niniwala ba kayo doon? Ayan, pakita natin yung pardible niya. Ayan. Hindi, gabago ko lang talaga yon. Pero anyway, para makapagkaroon ako ng magic dito, okay? So, Ray, yan. Yes. Taas natin, yan. Ayan. Pakitanggal niyo, paki-examine mo, tanggalin mo yung pardible na yan para... And then, pass natin sa isa pang magandang dilag dito sa gilid natin. Ayan, pakitanggal din siya, Trisha, para di ka naman magtampo. Tanggalin ko po. Yeah, tanggalin mo siya. Okay, so ordinary yung safety pin, pardible. Yes. Okay, so pakisara uli, baka matusok ako. Huwag mo na ibalik. Pinatanggal ko nga, ayan. Okay, thank you very much. Alright, so ganyan. So nagtaka mother ko kung bakit hawak-hawak ko siya. Alright, mm-hmm. So ganito nangyari. Siyempre pag pinapasok mo siya, kailangan binubukas mo, di ba? Yes. Ipapasok mo dito, ganyan. So dito hindi mo siya pwedeng ipasok. Mm-hmm. Diba? Yes. Imposible. Diba? Okay. So, tsaka madaling malaman kung nasa loob siya o nasa labas kasi yan nga siya, diba? Pero... Wait, what? Wait lang. Teka, nagulat din ako eh. Pumasok na eh. Biglang pumasok. Nakita mo ba? Yes po. Okay, teka lang. Paano nangyari yun? What? Nagulat din ako eh. Hindi ko ni-expect na mangyari yun, okay? Kasi, inaadala natin, diba, binumove-move lang natin na ganyan, diba? Tapos pag ganun mo, parang bigla na siyang nawalan big. Ayan, nakawala na naman. galing, palakpak naman dyan. Okay. Yan. Simpleng magic, pero simpleng grabe. Magic. Oh. Oo. Ngayon, meron palang secret to. Nung medyo lumaki na ako, yung mga ano sa bahay namin, yung mga tatanda, okay, sabi niya, nagagawa mo yan kasi nung mga baby tayo, meron tayong mga secret na salita. Like, di ba? What?
eh. Pumapasok na siyang bigla. Inikot lang. Meron palang magic word ang mga baby. Ano? Oo. Ngayon, sila gusto makaalam ng magic word. Me. Gusto mo? Yes. Okay, pababasa ko sa'yo. Isinulat ito. Sige. Babasahin mo lang siya, tapos sukunuhan ko yung isa pang ano. Parable. Parable. Ayan, okay. So, hahawakan mo lang siyang ganyan. Mm-hmm. Ayan, ganyan. Tapos, babasahin mo yung magic word. Okay? So, ito. Basahin mo yung magic word. Concentrate ka. Abayutuutufalakho. Mabilis. Abayutuutufalakho. Isa pa. Pariba eh. Parang ang sama pakinggan. Pwedeng si Trisha na lang. Basa. Hindi gawa na. Kasi uto-uto ako. Ayun pala. Ayun pala yun. Akala ko magic word talaga eh. Ito yun. Aba, yuto, uto pala ako. Kaya yun. Yuto. Oo nga. Very nice. Talaga? Yeah. Nauto. Okay. Now, do you still have some time? Kasi yes, please, please. I can still show one thing before the finale magic. Yeah, okay. Siguro if you have an assistant, we could get somebody from the model. Sure. Okay, sure. Go. Okay, sige. Ilan ang kailangan mong assistant? Isa lang naman actually. Oh, ay! As a matter of fact. As a matter of fact. Ang okay. Nakabawi ah. Let's call on, I would like to call on Nana. Yan, si Nana. Gusto ko yung naka-white. Hindi, isa lang. Si Ashley muna yan. Oh. Ay, ako yun daw. Oh, hindi. You, Ashley. Okay, go. Ayan. Kasi ang ganda ng boots niya. Ayan. Okay, can we invite Ashley here? Sige, go. Diretso. Dokan, dito Ashley. Na ako. Ay, hindi. Ibang Ashley yun. Diva. Ayan. Kailangan ba sa table? Asa ba siya? Ayan, papunta na. Ayun! Pakibilis. Ayan, habang naghihintay po tayo, babatiin ko lang po ang ating viewer na si Erica Arcales Saldivar. Yan, gusto ko lang din pong batiin si Maribel Onagwatno and Reggie Roquero. Boses. Yes, ayan. Isang tagahawa. Ayan. Nako. I-insure ka muna namin dahil ang gagawin niya dito, pahihigain ka sa lamesa, puputulin yung katawan mo. Hello. Are you okay with that? Yes. Yes. Okay, ready, okay. Go. Ayan na. This is our special for the night. Kaya natin imbita si Herman. Okay, so ganito, no? Sa bako. Ayan. You know, one of the illusions of magic kasi, ang taangkad ng tumat. Nagulat akong bigla. Nagmukha ka nga hobby. Naliit akong bigla, parang tinging hobbit dito. Okay. So, one of the illusions of magic, marami kasi mga effects ng magic. Merong yung passing through walls, diba? Sawing a woman in half, yung hinahate, diba? So, meron tayong tatawag ng mga levitations, yung nagpapalutang. Okay, so naka-experience ka bang ng nakakita ka na ng lutang na bagay? Sa palabas. Lang. Okay, good. Sa palabas. Ayan, anong palabas? Something related sa science. Pakibigay yung mic sa kanya. Talaga? Ay, something related sa science? Like bubbles, kahit in real life naman na yung bubbles na yung laruan, lumulutang rin naman siya. Oo nga. Science nga. Okay nga naman. Oo nga. Tama naman siya. Okay. So ngayon, ang gagawin natin, kukuha ako ng cards. Meron naman tali itong cards na to. Okay. So, magpapalutang sana tayo ng object. Okay. Wow. So, sana kasi meron tayong, ano rito, meron dito tayo kailangan na tissue sana para mas maganda. Pero, pwede na rin itong, may tissue ka? Tissue, yan. Tissue ano paper? Ba? Whispers? Ayan. Kahit anong papilang yan. Yes, oo. Ayan. Gusto ko lang din pong batiin si Jonardo Virtujo. Ayan. Hello, si Kuya Ball. Ayan. Maka high blood. Miss ka na namin, ha? Yes. And of course, Miss Tina Tuklao and Miss Susan Bocero. Ayan. Yes, and don't forget Mamang Queenie Yoyo. Yes. Ayun, eto. Meron pa? Ayan ang mga. So, tissue paper. Ayan, pakihawak sandali. Yung sa'yo. At ito yung sa akin.
Okay, I will create an illusion na lumulutang ang tissue. Wow. Okay? So, ganito lang siya. Yung mabuti, ha? Asan yung camera? Ayan. Watch. Ito pa. Ito yung camera. Watch. 1, 2, 3, and... Hindi ko malama kung mag-improve ang karir ko sa gagawin ko ngayon. Or... Masisira na. Medyo kinakabahan. Ready, 1. Kinakabahan na nga ako. 1, 2, 3, and... What? Ay! Ano naman eh, ganun ulit. Kaya nga illusion lang eh, di ba? Pero actually, as a matter of fact, ito ang gawin natin, okay? I will let you try to make something float in the air. Okay, ako ginagawa ko na sa mga shows ko eh. Okay, kung gusto niyo makita yung pagpapalutang ko, just search niyo lang sa YouTube, okay? Kasi medyo masikip ang space natin dito. Alright. Kung pahihigayin ko siya, baka umuntok siya sa itaas. Mahirap na, di ba? Baka discrasya pa tayo. So, I will put my hand here and then try to have it levitated. Say float. Okay. Again. Paangatin mo. Ayaw. Mahirap ba? Mahirap. Oh, kasi walang magic yan, di ba? Use the mind, please. Okay. Yan, okay. So, ang gagawin natin, iti-train muna kita. Okay? Parang modeling lang yun, di ba? Nag-training. Paano lumaka na ganyan, di ba? Okay. Ngayon may training tayo ngayon. Kukunin ko yung table ko para hindi ko ahawak. Wait lang, ha? Table. Alright. Tayo. That's the magician's table. May rabbit okay. Mamiya dyan. So, ayan. Mas maganda kung dito ka sa side na to, sa angle to. Kasi mas... Ito kasi yung angle ko. Ay, may pa-angle pa pala. Same po tayo. Same tayo ng angle. Kaya nga lang yung umuupo eh. Ay, yes! Yan. Pagka dito, ang ganda angle po doon, magulo ko. Kaya, yan. Okay. So, what's your name again? Nana. Nana. Okay, Nana. Kaya, I'm gonna put this tissue sa ibaba ng table. And then, put your hands over it. And then, try to... Say, rice. Rice. Use the mic. Closer. Rice. Hindi ka marinig. Ayaw siya. Ayaw pa rin. Okay. Rice. We need to have some connection here. Hawakan mo itong tail dito. With your other hand. Ayan. Parang and alam ko na ito. Taras natin siya ganyan. Okay. Ako dito. And then say, rice. Rice. Ayaw pa rin ah. Rice. 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 Hindi ako makapag-focus, naiisip ko kasi rice kanin eh. Ako din eh. Nagugutom na ako. Okay, anyway, gato gawin natin ha. Ibaba natin yung mic. Okay. And then, hahawakan natin pareho yung edge ng table. Ilagyan natin yan. Yan, okay. Hawakan mo to. And then this one too. Yung talagang lilipad po yan, sir. Okay. And then habang ginaganyan mo, ipapagpag natin siyang gano'n. Okay. Lightly lang. And say, rice. Rice. Concentrate rice. On the tissue. Go. Rice. Sabi ko na, masisira na karir ko dito. Ayun, gumana. Okay, one more time. I trust you. Rice. Whoa! Wait. Nana, sabi ko, tissue lang. Bakit pati table? Ba't pati table? Pinaparehas mo na. Pakita yung baba. Oh pakita yung baba. Wait. Oh my gosh! Wow! Okay. At the count of three, Nana, bibitawan natin yung tela, okay? 1, 2, 3. Bitaw. Oh! Oh! Teka lang. Let's give Nana a big round of applause. Tissue lang pinapalutang ko, table lang pinalutang niya. Ang galing ni Nana. Professional magician ka na. Ayan. Yes. Thank you. Hindi lang talaga makita ng buong camera na ano, but the whole table floats. Di ba? Numutang siya. Yes. Okay, any other? Any card trick? Yan, paborito ko kasi card trick. Yan. Okay, card trick. Let's do card trick. Ayan. Alam nyo, ano eh. See, I don't know, there's always a mystery. Ang alam mo, pag nanonood ka ng isang magic trick, with the viewer's point of view, yung POV nila, naiisip nila, paano kaya nila nagagawa to? Baka may daya or baka, you know, pero really, it was really just a clean magic. Yes. Yes. Okay, so
Ito, meron akong, there, alam nyo, mahilig ako sa kwento pa nagmamagic ako eh. Maybe that sets me apart from other magicians. Hindi ako yung basta magic ng magic. Kwento kasama. So, kailangan kasi para sa akin kasi ang magic is an art. It's a theater. Mm-hmm. Okay? Kailangan main siya through theater. Mm-hmm. Okay, ganito, no? One time, may kaibigan akong gambler. Gambler, yeah. Gambler, okay? So ngayon, may pinakita siya sa akin. Kukunin ko yung barahan niya. Sabi niya, pustahan daw kami. Sabi niya, mas magaling ang mga gambler kaysa sa mga magicians. Hindi raw uubra ang mga gambler sa mga magicians. And apparently, kukuha ko na iba pong bara. Okay, let's use these cards. Okay? Maraming bara, ha? Yeah, kasi kulang to eh. Mm. Kulang yung bara ko dyan. Okay, so I'm gonna get this card. And of course, where's the other one? Ayan. And where's the other? Joker. I need the Joker kasi eh. Where's the Joker? Ito, this one, this one. I got it. Okay. Joker. The Jack. Yeah. Ayan, the Joker. Okay, ayan. So, sabi niya sa akin, kita ba sa camera? Okay. Yeah, kita. So, ganito. Yeah. We have 1, 2, and 3 cards. 1, 2, and 3 cards. Mm-hmm. Sabi niya sa akin, napakadali lang itong magic na to. Yes. Okay. Ang gagawin mo lang, I'm gonna show you one joker. Mm-hmm. One joker. Okay. And the ace of yes. diamonds. Mm-hmm. Okay, sabi niya, ito daw ang money card. Ace. The ace of diamonds. Diamonds represent mm-hmm. money. Yes. Okay, so ang gagawin mo lang, hahanapin mo yung ace. Mm-hmm. Alright? Yes. So sabi sa akin, pustahan tayo, hindi mo siya mahanap. Eh, ang dali-dali nilagay niya sa ibabaw. Diba? Sabi ko, nasa ibabaw. Hindi pa talaga mag-i-start. Alright? So kinuha niya yung card, lagi sa ilalim. Ray, asaan yung ace? Nasa ilalim na po. Sabi niya sa akin, sa ilalim. Hindi na sinabi ko sa ilalim. Sabi niya, hindi, talo ka. Joker na sa ilalim. Talo ka. Pagpuntahan. Okay. Sabi ko ngayon, teka lang, isa pang chance. Ano sabi ko? Sa ibabaw. Sa ibabaw? Sa ibabaw. Di ba? Wala sa ilalim, wala sa ibabaw. Ano sa ano? Sabi ko, nasa ibabaw. So kinuha ko yung ibabaw, hindi, Joker din. Nasaan? Talo na naman ako. Oo, talo ka na naman. Isa na lang. Nasaan? Sa gitna. Sa gitna. Yan din ang sinabi ko. Sa gitna. Pinakita sa akin. Hindi, Joker din. Talo na naman ako. Magaling nga yung gambler. Mm-hmm. Pero sabi ko, magician ako, hindi po pwedeng ganyan. Yes. Diba? Sabi ko, may sikreto ka. Tingin ko, walang alas dyan. Alam mo sabi sa akin? Mm. Pustahan tayo. Gambler eh. Pero sabi ko, sige. Sugarol eh. Ayan, no, may alas. Oh. Talo na naman ako, may alas eh. So sabi niya, gato na lang, hanapin mo yung dalawang, yung isa sa Joker. Dalawa yung Joker. Mm. Diba? Isa lang yung alas. Oh. Mm. Malakas yung ano ko, yung chance ko na manalo. Yes. O, asan ang isang Joker? Sabi ko, sa ibabaw. Okay, sa ibabaw. So ginawa ko, kinuha ko yung ibabaw. Hindi, alas din yan. Talo na naman ako. Di ba nasa ibabaw yung Joker kanina? Oh, ngayon nga, siyan. Nasa ilalim na siya kanina. Oh, ngayon. Nasa gitna na po siya. Ganito natin, Joker. Para makita yan. Joker ulit. Joker, sa gitna. Aha. Yan din ang sinabi ko. Hindi, alas din. Hoy. Pero isa lang alas. Sabi ko ngayon, sabi ko, duda ko, hindi lang tatlo yung barahan mo. Oh. Di ba? Oh. Baka mas marami. Baka mas marami. Oh, oh. Sabi niya sa akin, pustahan tayo. Pusta na naman ako. Sige. Parang mababankrupt ko. Binilang niya. 1, 2, 3. Talo ko. Diba? Tatlo lang talaga yung parahan niya. Mm-hmm. Di, ayoko na sana. Mm-hmm. Ayoko na sana. Sabi ko, teka lang. Ayoko na. Naubos ang pera ko sa'yo. Nababankrupt na ako. Yes. Last one, sabi niya sa akin. Kaya ito, mag-iingat kayo sa mga gamblers. Saka uubusin kayo yan. Okay? Sabi niya, ito. Joker. Mm-hmm. Ace. Mm-hmm. Kung mahuhulaan mo kung ano to, panalo ka. Panalo ka na. All in. Joker. Eh, baka iba na yan ngayon. Kaya, ha? Ano nga? Ano ace hulang? Ako, ace. Joker ace. Yan. Di ba dalawang Joker, Joker yan? Joker, yes. Oh. Dalawang Joker. Joker, eh. Joker. Pa rin ako. Joker ka pa rin. Ako gusto ko sumugal. Ace. Ace. Yes. Mas wala ano na pala sa dalawang yan. Ang pagmamahal ko.
Mahirap yan. Nakakasakit yan eh. Okay. Ang mo, Ace? Yes. Sa Joker, actually, as a matter of fact, as a matter of fact, it's a Jack. Oh. What? Tama. Yan Joker. Hindi. Jack yan. Jack yung Joker yan. Paano nangyari yun? Paano nangyari? Paano nangyari? Yes. Basahin niyo yung magic word. At tama na po! Di ba dalawang Joker yun? Oo nga eh. Okay. Well, that was great. Mm-hmm. Tatlo lang, ano? That's amazing. Yeah. Oh. Yeah. So, a lesson there is, of course, huwag kayong basta-basta magsugal. Dahil hindi ko mananalo. Yes. Bankrupt kayo. Mm-hmm. Ang galing. Can you tell us the secrets for once? No, secret? Bawal. For secret? Yung magic word. Nabi mo yung Joker. Nabi mo yung Joker. Nasa gitna. Alas! Kaya mga magician, life of the party yan eh, di ba? Yeah. They always leave the audience with mystery. Yan. Uy, tumigil kayong dalawa dyan. Ayan, habang nag-aarutan sila, gusto ko lang din pong batiin si Romel Vincent Kwon. Yan. And hello kay Jonardo Vitujo. Yan, kay Roch Dakep, na kasulog ko yan nagko-comment, pero kasulog ko yan dito sa studio. Yan. Yan. And also, I would like to greet my friends dyan po sa Amerika. Ayan, sila Ray, si Susan, Kabusi, and also to Sir Hoover Yap, kay Val Dagani. Ang dami po natin, si Rom Parani, to all my Knights of Rizal fellows. And kamusta po kayong lahat dyan? I'll be there in a month. So, magbablog po ang Buhay Vlogger dyan sa US of A. Yan! Okay, we still have time. Ano ba last magic card natin? Last magic, okay. Maraming sasabi sa akin kung meron daw ba akong isang magic na hindi ko kayang gawin. Well, I already got that reputation na para bang lahat kaya kong gawin. Meron daw akong magic na hindi ko nagagawa. Ano yun? Yeah. Yun yung isang magic na nakita ko sa isang matandang magician. Mas matanda pa sa akin. Kasi, ano ba edad ko? Feeling ko nasa 23 ka lang po. Wow! Bale. Ano po ba yan? 21 plus. Ah! Yung plus na nakakatakot na. Okay. So ano yung magic na yon? Yung hindi mo kayang gawin. Nakita ko yun sa isang magician. Kumuha siya ng tatlong baraha. Tatlong baraha lang kinuha niya. Okay? Papakita natin sa... Tapos, bidilaw niya. Isa-isa. 1, 2. Ayan, yung dalawa. And 3. Ayan, 3. Tapos ang ginawa niya, simpleng-simple lang. Simple lang. Ang ginawa niya, binilang niya yung tatlong baraha, 1, 2, 3, tapos tinapo niya yung isa. So, 2 na lang po. Dalawa na lang. Yes. Oo. Inikot niya, pag-ikot niya, pagbilang niya, 1, 2, 3 pa rin. What? Sabi ko, teka lang, paano nagawa yon? Tatlong baraha, tinapo niya yung isa, tatlo pa rin. Diyan masisira ang mathematician dyan. 1, 2, 3. Itinapon yung isa, pagbilang niya, 1, 2, 3 pa rin. Teka lang, tinanong ko siya. Paano mo ginawa yon? Anong magic? Yung bumilang ka ng tatlong baraha, 1, 2, 3. Tinapon mo yung isa, binilang mo, 1, 2, 3 pa rin. What? Madali lang yon. Madali lang yon. Sabi niya, bibilang ko ng baraha. 1, 2, and 3. Tatapon yung isa? Tatapon mo yung isa. Paano po pag dalawa yung tinapon? Hindi pa ako tapos. Talaga ikaw, panira ka talaga. Panira talaga. Nawawala yung momentum. Ito yung secret, sabi niya. Wiggle your thumb. Wiggle the thumb. Okay. Pag wiggle mo lang thumb mo, pagbilang mo, 1, 2, 3. Okay? So, ginawa ko. Nagbilang ako. 1, 2, 3. Tinapon ko yung isa. Nagwiggle ako ng thumb. Alam mo kung anong nangyari? Ano po? Isa lang ang naiwas sa baraha ko. Uy! Ha? Kaya hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano gawin yon. Can you give me, ayan, palakpakan naman natin. Amazing, amazing. And for the last, ano, gusto ko yung ginawa mo kay Doc Ella during my birthday. I was so amazed. Pwede ba nating ulitin yon?
Ay, wala sila yung nun. Pinaupo. Yes, yung wala pinaupo. Sila. Oh, can pinaupo. I try it oh, yan. Last na po to. Sure, at talaga sure, ma-amaze sure. kayo dito sa joke na to. Okay. Ah, sa magic na joke. Joke lang talaga it's yun. It's a joke. I wanna try it. Yan. Kaya, ay, nako. Si ano, si Sir Onel. Ay, yeah. Sir Onel. Parang gusto, parang namamangha si Sir Onel eh. Nagkagwa po ang organizers. Yes. Okay, so gata gagawin natin, ha? Amazing to. Watch it. Tignan lang. Parang medyo mas visible para kasi red siya eh. Alright, so ganito. Again, this magic trick was taught to me. By a gambler na naman. Maraming kaibigan mga gambler kasi. No. Sugarolo. Ang sabi niya sa akin, Herman, pag pumunta ka, hindi pagkat magician ka, eh, hindi ka madadaya, hindi ka ma-cheat sa sugal. So tinuruan niya ako kung paano na hindi madadaya sa sugal. Alright. Okay. So ginawa niya, kumuha siya ng cards. Tinignan niya face up. Yan, yan, yan. Tapos, ang sabi niya, ganito lang. Simple. Para hindi ka mataya, pag magbibilang ka ng baraha, turn it face up, kunin mo yung first card sa ibabaw, turn it face down. That is one card. Mm-hmm. Tama? Yes. That's two cards. That's three cards. So kapag ka naka-face down na lahat, ibig sabihin, nabilang mo na lahat. Mm-hmm. Ilan na yung baraha? Three cards. Sino ba magbibilang? Tumutulong si Sir Onel. So, ilan na yung baraha kanina? Three cards. Pag-continue na lang, Sir Onel. Three. Babalik talin ka ba? Apa. Isa sa ibabaw, lagi sa ilalim. Four. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Palakpakan natin si Sir Onel. Marunong magbilang! Okay, all right. Graduate ka na. Pakilagay mo ngayon sa isang lugar na safe. Na kapag ka napuntahan ng kamay ko, ano yung nagawa mo? Dito po, may ipo sa mga. Hindi. Gusto ko, upuan mo. Basta si Trisha. Upuan mo. Yes! Wag doon. Upuan mo. Ayan, upuan. Okay. Yes. Nasa chair mo na. Nasa puwet mo na. Diba? Mm-hmm. Okay. Nilagay po ang barahang sampu sa kanyang puweta. Ilalim ng puweta. Okay. Wag ka mag-alala, hindi ko pa sabot si Ray dito. Yes. Wala kaya, po pero pag kami naramdaman ka sa ilalim ng ano mo, ay, patay na. Hindi po ako yan. Wala kinakala mo sa magic yon. Si Ray lang yon. Okay. So kuha tayo ng 1, 2, and 3 cards. Okay. Madikit ah. Okay. 1, 2, okay, and 3 cards. Alright? So, ang gagawin natin, kukunin ko yung isang baraha in order to make it disappear. Alright? We got you. What? Oh, ano, Ray? Sa, hindi, pakita mo sa ano. Ayan, ano, Ray? Nandiyan ka na nga eh. Nakaganan ako. Ay, iniisip ko. At yung dalawa, ay siya, tatlo, naging dalawa na lang. Isa pa po? Okay, again, against the rule of magic, dahil ni-request ni Reg, ulit natin. Mawawala right. Ang baraha. Okay, 2 cards. Put natin yung isa. 1 na lang na iwan. 5 of clubs. Ngayon, kapag ka ginawa ko yun ng 3 times, mabubuking na ako ni Reg. Pwede yun, di ba? Gagawin ko, ipapatong yung cards dito at dyan mawawala. Okay yan. Okay? Gusto ka yan. 5 clubs. Dito, just rub it like that. Okay? Again, just rub it like that. Okay? Hawakan mo kaya rin. Uy! Nakuryente! Wala ba ang binagawa? Sa ilalim. Maraming kinilig mga kababayan. Okay. Ang ganda ng magic na po yun. Kinikilig po si Sir Herman. Yes. Okay. Nagbablush si Sir Herman. Nagbablush. Okay, so yung 5 clubs na wala. Wala sa ibabaw. Mm-hmm. Okay, ito wala na talaga siya. Ngayon, pakikuha yung... Ilang bilang mo dyan kanina? 10. Okay. Mm-hmm. Pakita natin siya na. Pakita natin siya. Pakibilang mo siya dito. 1, 2, 3. One card. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dahan. 7, 8, 9, 10. Oh my! Oh my! Next. 10.
11, 12, 13. Teka lang, sure ka ba na walang kamay na pumasok sa ilalim ng ano mo? Naramdaman ko to. Okay, square mo nga siya. Paki-square mo siya. Make sure na square siya. Okay, lagay mo sa harapan dito. Alright, now, ikaw ang nagbilang. Yes. Nilagay mo sa dyan. Yes. Walang kamay na lumapit dyan. Wala. At ikaw ulit nagbilang nung 30 na siya. Yes. Hindi ko hinawakan yung cards. Hindi. Ikaw lang. Yes. Pakicheck yung 13th card. Oh my gosh. 13th card. Ito sa ibabaw. Yung ibabaw. Ibabaw. Nasa ibabaw. Ayan. Hindi ba yun yung card na nawala kanina? Yes. Diba? Yeah. Yan yun, di ba? Okay. Pakibalik nga ulit. Paki-turn down ulit. And then this time, pakilagay mo naman sa heart. Sa heart? Sa heart. Ni Ray. Gagawin na! Alright, alright. Continue. Okay. Okay, ganyan ha. Kailangan maramdaman niya yung tibok ng puso mo eh. Okay. Yun ang tatimingan natin. Okay, wait lang ha. Huwag tayo natutulo pa. 1, 2, 3. Ilagay sa gitna ulit. Alright. Mm-hmm. And then, here's the first beat. Kinabahan na. May naramdaman ka ba? Meron. Okay, ito yung pangalawa. Di na siya. Parang di na masyado. Di na masyado. Naman deep na siya. O, ito yung pangatlo. Meron pa? Wala na. Meron. Meron pa rin. Okay, ngayon. Again, hindi ko hinawakan yung marahan mo. Ikaw mo nagbilang lang yan. Ilan yung bilang mo kanina yung huli? 13. Pakicheck nga uli. Oh my gosh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ayan, nakita niyo kung gaano kagaling ang ating magician illusionist na si Hama Aquino. Palakpakan po natin siya. Ladies and gentlemen, we don't want to end our show, but again, this is the end of our show, and it was ended in a grand magic. Maraming salamat, Herman. Thank you, have anything to announce? Basta abangan nyo lang. Marami kaming pinaplano. May mga shows kaming coming up. And malay nyo, isa rin dito maging makasama natin sa sa show. Yes! So, and one more thing doon sa mga bata na gustong matuto ng magic. Yes. Antabayanan nyo lang at meron din kaming nilulutong tiyatawag natin. Plano. Yeah. Nilulutong plano. Yeah. For the kids na gustong matutong mag-magic. Para not just for kids, probably for those serious enthusiasts na gustong matuto ng paggawa ng magic. You know, magic is always a mystery. Kaya hindi dapat nire-reveal yung mga secrets niya. Yes. Just like life. Life, you cannot predict what's next and what will happen tomorrow. So mag-ingat po tayo palagi. This is Doc Eric Cruz. Diva Ashley Love. Trisha May Calavita. Right now, Campo. Kasama natin ang mga guests. Rog Dakep. Onel Ardi. And Herman Aquino. And of course, on the other studio, say bye-bye to our co. Ayan. Please. Crystalline Padilla. Rhea Ring. Troy Martinez. Okay. Next. Ashley Rihanna Doctor. And Eric Carcal Saldivar. At sabay-sabay natin, it's Buhay Blogger! See you! See you next Saturday! Ngayon, Sabado, 7 to 8 p.m. Pakinggan si Dr. Eric Cruz sa programang Buhay Vlogger. Buhay Vlogger. Alamin ang kanilang struggles, challenges, and discipline of different influencers. Buhay Vlogger. Paano ba maging influencer? Know their contents, their strategies, their talents, and formulas for success. Buhay Vlogger. Lahat ng yan, sasagutin ni Dr. Eric Cruz. Bago ninyong kagigliwan tuwing Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Buhay Vlogger! Dito lamang sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang bahay. Paglilibigan!